Pinundina ng Philippine Coast Guard ang marahas na pagbomba ng tubig ng Kabanggaan ang barko ng China Coast Guard at ang dalawang barko ng Pilipinas sa West Philippine. Naalarma na ang Philippine Coast Guard sa ginawang panunutok ng laser light ng isang Chinese vessel. Hindi umiiwas nga tayo sa gulo. This country will not lose one inch of its territory. Naging laman ng mga balita nitong 2023 ang pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. At talaga namang napakaingay sa social media, sa TV at pati na rin ang mga miyembro ng pamahalaan. Pero sa likod ng lahat ng ingay na ito ay merong mga boses na maaaring nasasapawan at hindi napapakinggan. Pumunta ang philstar.com sa Masinloc, Zambales para makinig sa mga kwento at saloobin ng ilang mga mangingisda tungkol sa karanasan nila sa West Philippine Sea. Dito namin nakilala si William Laige na 40 taon na bilang mangingisda at ikinwento niya sa amin ang karaniwang araw ng isang mangingisda sa Masinloc. Pero aminado siya na talagang malaki ang pagbabago, hindi lang sa bilang ng kanilang nahuhuli, kung hindi pati ang pakiramdam sa tuwing pumapalaod sila. Kapasok ka sa loob dyan, magkalmada. Bumunta kami doon. Kaso pag dumating yung coast guard, bababa sila. Yung ibaba na lang rubber port nila. Pupunta kami doon sa loob. Papalayasin kami doon. Ano sinisigawan kayo na? Ano? Opo ah. Papa... Hindi pa salita nila? Opo, hindi namin maintindihan ang salita. Papapain kami doon. Sabi, lamayas. Yung ginano nila. Palalabasin kami doon. Dahil nga dito, napilitan ang ilang mangingisda na humanap ng ibang pagkakakitaan. Sa kaso ni Tatay William, nagsilbi na rin siya bilang tanod ng kanilang barangay. Ang iba naman ay mas piniling manatili sa nakasanayang pangingisda. Ayoko iba, masyadong hindi masyadong ano eh, kasi karamihan dito, ganito na lang. Ito na umaasa na lang. Umaasa lang ganito. Kasi may... Oo, pagtagaan na lang. Tagaan na lang, wala. Paulit-ulit mang iginigiit ng pamahalaan na may karapatan ang Pilipinas sa Scarborough Shoal para makapangisda, e kabaliktaran naman ang nangyayari sa mismong karagatan. Palagay nga ni Tatay William, matagal na daw hindi pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea dahil madalas silang hinaharangan ng barkong China. Palagay ko ma'am, wala na tayong mga gawa dyan dahil ang tagal na, ilang parating napanood namin yan kasi siyempre mangisda kami. Kung anong karapat dapat na mangyari kung maganda, yun. Wala naman tayo magagawa. Kung ano tayo, ang tagal na nag-aapila dyan, ewan ko lang ba. Kung parang, hindi man nabintayan, baka binintan na niya. Parang walang pag-asa. Na parang gumalabo ma'am kasi ang tagal na ma'am. Naging makasaysayan ang panalo ng Pilipinas laban sa China sa 2016 arbitral ruling. Pero sa paglao ng panahon, ay tila nagiging papel na lamang ang pakiramdam nito. Lalo na, para sa mga taong araw-araw umaasa sa West Philippine Sea para sa kanilang hanap buhay. Tagal-tagal na sir, naglalaban na yan para sa atin. Ilang taon nang nakakaraan, bakit man wala pa namang wala pang malinaw na ano. Sa pa na talaga may pag-asa tayo diyan. Kaya yun, para nawawala na rin kami pag-asa. Kung alis sila, papalit na rin yung pena doon. Talagang atin yun, dapat na balik sila doon, makakabalik kami doon. Nawawalan man ng pag-asa ang mga gaya ni Tatay William, may parte pa rin sila na nangangarap na balang araw ay makabalik at makapangisda muli sa Scarborough Shoal. Madaling sabihin na magjetski at maglalagay ng watawat ng Pilipinas sa West Philippine Sea, gayon din ang pagsusuot ng t-shirt sa mga laro ng Gilas Pilipinas kontra China. Pero kung ang mga taong na direktang naaapektuhan ng tuloy-tuloy na pambubuli ng China ay hindi nakakaramdam ng pagbabago, hindi kaya't kulang na ang mga salita at pagkondi na lamang?